So dahil nga guys, malapit na ang Pasko, ang ituturo ko sa inyo guys ay paano ba gumawa ng personalized na tumbler. So dito guys, sa may vlog na to, ang gagamitin natin dito ay silhouette cameo at syempre, iba't ibang klase ng mga vinyl pa na hindi nyo pa nakikita sa buong vlog ko. No? So first time nyo makikita guys yung mga vinyl na to na gagamitin natin dito sa may vlog na to. So para hindi na guys sumaba ang video na to, so simulan ka agad natin to pagkatapos ng intro ko na to. So guys, ang usually na problema natin kapag nasa printing business tayo, ang lagi nating iniisip ay hindi tayo marunong mag-layout o hindi tayo marunong mag-design. So lagi nyo sigurong nakikita sa aking mga vlog no, na meron akong pini-feature o lagi kong pinopromote yung Creative Fabrica. Kasi guys, ang Creative Fabrica, meron silang napakaraming mga graphics and templates na pwede mong gamitin sa printing business mo. Kaya kami guys, di na kami nahihirapan sa pagkuha ng mga templates o ng mga graphics. Kasi guys, yung Creative Fabrica pa lang na yun, no, mag-search ka lang doon at makukuha mo na kaagad yung gusto mo templates o mga design na pwede mo nga gamitin at ibenta dyan sa may printing business mo. Kasi guys, kapag ka nag-download ka lang sa may Google o ano kaya sa ibang mga website, meron yun guys na mga watermark, ano kaya copyrighted yung mga file na yun. Kaya pwede kang madimanda dyan kapag ka ginamit mga file nila nang walang paalam. Pero guys, kapag ka nag-download ka sa may Creative Fabrica, nakalagay doon, commercial use allowed. Ibig sabihin nun guys, no, pwede mo siyang gamitin dyan nga guys sa may business mo. So ipapakita ko sa inyo guys no, kung paano ba tayo kumuha ng design sa may Creative Fabrica at paano natin yung gagawin na Christmas tumbler. So video, pasok! So guys, ang gagawin natin ngayon dito sa may vlog na to, no, itong mga baso na to, yan, lalagyan natin siya ng design. Okay, so paano natin siya lalagyan ng design? Ang gagawin natin dito guys is hindi printed. Ang ilalagay natin sa kanya ay mga decals. So ang pinagkaiba kasi guys ng printed at syempre ng decals, syempre guys, yung printed from the word itself, printed siya. Yung decals naman guys, ito yung mga pinagpapatong-patong natin yung iba't ibang kulay ng mga sticker para makagawa tayo guys ng design. So ito guys, meron tayong binili dito na limang decals. So ito yung una, para siyang indigo na rainbow. Tapos ito, meron rin tayong color red na may mga glitters. Ito parang neon na green. Ito naman guys is gold color. Tapos ito ay purple. So ito guys, kakat natin to using our silhouette cameo. Tapos ididikit natin siya dito. So napaka-importante guys, kapag ka nasa printing business ka, kailangan lagi guys meron kang panukat. Diba guys, meron mga nagpapagawa sa atin, tapos kapag tinatanong natin kung anong sukat, ang sinasabi nila yung saktuhan lang, ano kaya yung ganito kalaki, yung ganito kalaki, or yung hindi malaki, hindi maliit, diba? So parang nakakainis yung ganun, diba? So para guys, mas madali nyong makuha guys yung ating mga sukat, no? So kailangan natin ng ruler, at syempre kailangan natin ito, itong tape measure o medida. So kapag nagsusukat kayo guys, no, mas maganda gamit kayo ng ballpen at syempre ng papel, para guys isusulat natin dito kung ano ba yung sinukat natin. So simulan natin guys dito sa may maliit na baso na to. So ilagay lang natin ay small mug o glass. Yan, parang ganyan siya. So i-drawing lang natin siya. Yan. So dito guys, meron siyang dalawang partition, no? So yung nasa taas at yung nasa baba. So ang ilalagay natin na design dito ay iba sa design dito. So gagamit tayo dito guys ng dalawang kulay. So lagyan natin siya ng ganyan. Tapos susukatin natin ngayon siya. So sa mga bilog na ganito, hindi natin pwedeng gamitin yung ruler. Syempre gagamitin natin dito guys ay itong tape measure o itong medida. Okay? So simulan natin guys dito sa may taas. So ang sukat niya guys is 1.5 inches. So ilagay lang natin dito 1.5 inches. So sa may baba guys, no, 1.5 inches rin. Yan. Tapos sukatin natin guys yung paikot niya. So ang paikot niya guys is 10 and a half inches. Okay, so ilagay natin dito is 10.5 inches. Yan, yung nasa taas. Tapos yung nasa baba naman, sukatin rin natin kasi magkaiba sila ng sukat. So yung nasa baba niya guys ay mga 9 inches. Tapos ito naman guys, sukatin rin natin to. So dito naman guys, ang sukat niya ay mga 5 inches. Ito guys, hindi kasi natin ito sinasama sa sukat, no. So ito lang yung lalagyan natin. So mga 5 inches lang siya. So ilagay natin dito na big glass. Yan, so 5 inches. Tapos yung kanyang paikot, yung pinakagitna guys yung kunin natin. So mga 9 inches na lang ang ilagay natin. So ito na guys yung sinukat natin, yung palatandaan natin, no. So ang gagawin natin ngayon guys, no, pupunta na tayo doon sa may laptop ko. Gamitin na natin guys yung ating Silhouette Studio para maikat na natin tong mga ito. So guys, may mga nagtatanong kasi sa akin, no, saan ba nakakuha ng mga graphics at mga templates at mga file na mga ginagamit namin dito na mga high quality. So nakikita nyo naman guys sa mga vlog ko, no, meron akong pinopromote yung Creative Fabrica. Yung nag-offer sila guys sa mga graphic files, template at mga fonts na magagamit mo sa printing business mo. So guys, no, matagal na akong member ng Creative Fabrica, pero ngayon naglapse na yung aking membership.
So ipapakita ko sa inyo guys no, kung paano ba mag-member ulit sa may Creative Fabrica. No? So lahat guys ng vlog ko may makikita ka dyan na nakalagay ito. 6 million plus graphic fonts and more by Creative Fabrica free trial. So ikiklik lang natin to. So guys, di na ako mag-free trial no, kasi proven na talaga tong Creative Fabrica sa akin sa ganda ng mga offer nila. So ang gagawin ko guys, so magsasubscribe ako for 1 year. For only $29.99. So, mga 1,600 pesos lang yan. Pero guys, magagamit mo na yan ng 1 year. So, subscribe na ako lang. Tapos, ipoproceed to PayPal ko lang. So, ang payment option lang talaga nila guys is PayPal lang or credit card. So, kung wala kang credit card guys, maganda guys, gumawa ka ng PayPal. Kasi guys, yung PayPal, nagagamit yan guys sa mga international na mga transaction. Pwede may pambayad yan sa kung ano-ano. Pwede mo may pambayad yan sa may Amazon. Eh. Halimbawa, bibili ka sa online. Tapos, wala kang credit card guys. PayPal, pwede siyang gamitin. So kapag nandito dito na tayo, kiklik ko lang tong agree and continue. Nakalagay is thank you, your order has been received. So ito guys, no, naging member na tayo ng Creative Fabrica. So ang next payment ko guys is November 19, 2024 for only $29.99 per year. So i-demo ko lang sa inyo guys, no, kung ano mo kukuha natin sa Creative Fabrica. So ito guys, yung main website ng Creative Fabrica. No? So dito pwede tayo mag-search ng mga templates, ng mga graphic files, at syempre ng mga fonts. Ang ginagandaan nga nito guys, no, pwede mo siyang gamitin sa may negosyo mo. Nang hindi ka nag-iisip ng copyright. So maganda pa niyan guys, no, malapit na magpasko, kaya kung gusto mo ng mga unique na mga design, ito marami dito sa may Creative Fabrica. Example ito, obsessive cup disorder Christmas PNG. Yan, so try natin tong i-open. Yan, so i-download natin siya. Tapos makikita niyo dito may nakalagay dito commercial and full POD usage allowed. So hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng full POD, pero yung commercial guys, ang ibig sabihin niyan ay pwede mo siyang gamitin sa may business mo. So ito guys, na-download na natin siya. So try natin siyang i-open. So extract ko lang siya muna dito. Kung makikita nyo guys, no, high quality file to. So check natin guys yung kanyang quality, no. So yan, makikita nyo guys, no, yung file niya, oh, 3,608 by 2,336 pixels. So ganun guys ka high quality yung file niya. Kasi kung magda-download kayo sa may Google, ang mangyari diyan ay either copyrighted yung file na yon, ano kaya maliliit yung mga pixel noon, o mga malalabo yung mga file na makukuha nyo. So again guys, no, kung seryoso ka sa may printing business mo at gusto mo ng mga templates, mga files, mga fonts, mga graphics, guys, inaanyayahan kita na mag-join dito sa may Creative Fabrica. So meron silang free trial, pero kung na-avail mo na guys yung free trial na yun, no, pwede ka mag-avail guys ng $29.99 lang nila, good for 1 year na siya. So guys, grabe, 1,600 pesos lang, marami ka nang makukuha ng mga files na magagamit mo sa printing business mo. At kapag binenta mo yan guys, no, hindi lang times 10, hindi lang times 100, pwedeng maging times 1,000 guys yung kinita mo dun sa may nilabas mo guys na $29.99. So again guys, para makuha mo yung mga promo na yun, no, meron akong link sa lahat ng mga video ko dito sa may YouTube, no. So hanapin mo lang sa may ilalim, nakalagay 6 million graphics, fonts and more by Creative Fabrica. So ito guys yung pinaka link, i-click mo na siya ngayon para ma-avail mo guys yung mga promo ng Creative Fabrica. So ngayon guys, naka-register na tayo sa may Creative Fabrica, no. So ang gagawin ko guys ay maghahanap na lang ako ng mga design dito. So magiging effortless guys yung mga paggawa natin ng mga design, no, kasi meron ng mga design na madadownload dito sa may Creative Fabrica. So ang i-search ko guys is Christmas SVG. So yung SVG file, no, ang itsura niyan guys para siyang mga silhouette. Yan, o, ganito yung magiging itsura niya. So ito guys, mas madali ito guys, i-cut sa ating Cameo o kung meron kang laser cutter guys, no, ang i-search mo lagi sa may Creative Fabrica is yung mga SVG file. Yan, so makikita nyo guys, no, na napakaraming file na na-search natin. Tapos lahat yan guys, no, pwede nyo siyang i-download at pwede nyo siya guys gamitin sa iyong printing business. Yan, makikita nyo guys, no, akala nyo tapos na, pero makikita nyo na naglo-load pa rin siya. So halimbawa guys, ang napili ko na i-download ay ito, itong We Wish You a Very Merry Christmas. So gagawin ko dyan guys, no, i-click ko lang siya, tapos i-click ko lang to guys, download. So kapag na-download ko na siya guys, no, ang gagawin ko lang, i-extract ko na lang siya. So, yan. So ngayon na-extract na natin guys, nandito na guys yung ating design. Yan. So ang next natin na gagawin guys, ito ay dadrag ko lang siya dito sa my Silhouette Studio. Tapos liliitan lang natin siya guys, yan. So kapag naliitan na natin siya guys, ang gagawin natin, i-click ko lang tong panels, then i-click ko lang tong trace, tapos select trace area. So idadrag ko lang siya na ganyan. Tapos yung threshold guys, natataasan lang natin para maging yellow silang lahat. Tapos i-click natin to
guys itong trace. Yan, so kapag na-trace na natin guys, di na natin to kailangan. So pwede na natin siyang i-delete. So yung iba naman guys na file na dinownload ko, ganito yung mga itsura niya. So ito guys yung mga SVG file. Tapos ito rin guys. So ito guys yung gagamitin natin sa ating mga baso. So kanina guys, di ba nagsukat tayo? Yung maliit na baso, ang sukat niya is 1.5 inches yung height. Tapos yung kanyang width ay 10 inches. Okay, so ang gawin natin dito sa We Wish You a Merry Christmas na to. So makikita nyo dito guys, meron siyang sukat. So 2.45 inches. Tapos ito is 4.78 inches. So kapag dinrag natin to, makikita nyo na lumiliit yung sukat dito banda. Yan, or pwede rin naman natin na eto, type na lang natin 1.5. Tapos kapag hinabaan natin to, gagawin natin siyang 10 inches. Yan, so ganito 'yung magiging itsura niya. So kapag kinlik natin to guys, send no, so meron dito saka meron dito. Pero 'yung gagawin niya natin doon guys, doon sa may maliit na baso natin, iba 'yung kulay nung nasa taas at syempre iba 'yung kulay nang nasa baba. So ang una natin guys ikakat ay syempre ito munang We Wish You a Very Merry Christmas. So gagawin natin itong baba na to, i-highlight natin siya tapos no cut para ito lang guys 'yung maakat natin. So ang susunod natin na gagawin guys, no, syempre ikakat na natin to using our silhouette cameo. So about sa may settings naman natin, no, ang gagamitin ko dito na blade depth is 3. Tapos yung force niya guys, gagawin ko siyang 28. Tapos yung passes niya 1 lang kasi wala naman siyang photo tap. Tapos yung speed niya guys, no, babagalan ko lang siya. Kasi pag mas mabagal guys, no, mas maganda guys yung magiging cut natin, lalong lalo na kapag ganito yung mga itsura. Yan, yung medyo detalyado siya. Okay, so gagawin natin dito mga, siguro mga 5 lang yung speed natin. Yan, so minsan nga ginagawa ko pa yung 1, no, kaso yung 1 guys sobrang bagal na talaga nun. Okay, so ang gawin natin guys, no, i-cut na natin siya using our silhouette cameo. So yung pinakataas natin guys na Merry Christmas, no, ang gagawin natin is color red. So nilatag ko na siya guys sa may cutting mat ko. Ang gagawin ko, lalagyan ko na lang siya ng tape kasi yung cutting mat ko ay wala na siyang dikit. Yan, para hindi siya gumalaw. So ito na siya guys. So ang susunod natin na gagawin, no, isasalang ko na siya sa silhouette cameo para ma-cut na natin to. So guys, na-position na natin sa ating silhouette cameo. So ang gagawin natin na susunod ay syempre, ipipress na natin yung send sa ating laptop para mag-cut na siya. Okay, so press na natin guys yung send. So guys, ito na yung nakat natin. Ang gagawin muna natin guys, no, i-weed muna natin siya using our weeding tool. So ito guys yung weeding tool na ginagamit namin at binibenta rin namin to guys, no, sa may printing shop. So sa mga gusto mag-avail nito, PM mo lang kami sa aming FB page, no, The Printing Shop. So ito guys yung mga kasama sa weeding tool. So meron siyang pang-weed, yung pinaka parang hook na pantusok. So meron siyang spatula, meron siyang squeegee, meron siyang chani, meron siyang gunting, at syempre meron siya yung ito, yung pantusok naman na hindi siya naka-hook. Okay, so ang ginagamit ko dito guys, ito lang, itong naka-hook na to. So ang gawin ko guys, no, alisin ko muna siya dito. Tapos gupitin ko lang guys yung sobra. So ang gagawin natin dito is alisin muna natin guys yung sobra, no, kamukha ng ginagawa natin sa mga vinyl. Yan, so dahan-dahan lang tayo para walang masira. Okay, so gamitin natin to. Ito na guys yung ating nagawa, no. So medyo mahirap talaga at matrabaho talaga guys mag-weed ng mga decals. Yan, so ang next natin na gagawin ay gagamit tayo guys ito, itong transfer tape. So bakit natin kailangan gumamit ng transfer tape, no? Kasi pag inisa-isa natin itong i-transfer dun sa may baso, sigurado yan guys, no, hindi na ito magpapantay. Ang transfer tape guys, ang itsura niya, no, para siyang scotch tape pero hindi siya ganun kadikit. So ang ginagawa dyan ay gugupitin mo lang syempre guys yung sakto lang dun sa ginawa mo. Yan. Aalisin mo lang guys yung pinaka-transfer tape. Tapos ididikit mo lang siya dito. Tapos syempre gagamit ka nito guys, itong squeegee natin. Yan, para kumapit siya. So ito na siya guys. So nadikit ko na siya. No? So ang gagawin natin ngayon ay itatanggalin na natin itong transfer tape. So ito na guys yung una natin na gawa, yung pinakataas niya nakalagay, We wish you a very merry Christmas. So ang susunod natin na gagawin guys, no, yung sa baba niya naman. So guys, sa bandang ilalim niya naman, no, ang ilalagay natin itong vinyl na to. Pero hindi lang to basta-basta vinyl, no. Ang tawag dito guys is color changing vinyl. So maya-maya guys, no, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya tinawag na color changing vinyl. So gawin natin guys, no, i-cut na natin ito muna doon sa ating silhouette cameo. So ito guys yung nakat natin kanina, no? So ang gagawin natin, di-delete ko muna to kasi ang kakat natin, ito namang nasa baba.
Yan, so ang gagawin ko dito guys, no, itataas ko siya dito. So meron siyang mga maliliit na detalye na kamukha nito, itong sungay ng usa saka itong mga tree branches. So para medyo hindi tayo mahirapan na i-cut siya ng kamay, yung gagawin ko dito is i-click ko siya, tapos i-click ko lang tong star or yung open the offset panel. Yan, tapos lalagyan ko sa guys ng offset ng mga 0.010. Yan, so kapag ka nalagyan na natin siya ng offset, gagawin ko, alisin ko na to. So ito guys yung ilalagay natin dun sa may ilalim naman ng baso. So yung listahan natin kanina guys, no, ang pinakasukat niya is 1.5 inches yung height. Yan, tapos yung kanyang pinaka width is 9 inches. So ang gagawin natin dito, ang width niya is mga 8.5 lang. Yan, so ganito guys yung magiging itsura niya. Tapos iaangat ko lang siya dito. Tapos ang gagawin natin ngayon guys, no, ikakat na natin siya using our silhouette cameo. So kiklik ko lang tong send, tapos yung speed natin guys, no, babawasan ko lang siya, gagawin ko lang siyang mga 10 lang. Yan, so mas mabagal guys, mas maganda. So nakita nyo guys, no, ito yung nagiging problema ng iba, kaya hindi nagka-cut yung cameo nyo kasi wala siyang cut mark. So ang gagawin nyo dyan, kiklik nyo lang siya, tapos kiklik nyo lang tong cut. So yan, nakita nyo, namula na siya kasi meron na siyang cut marks. So ang gagawin ko natin ngayon guys, no, ikiklik ko na tong send para mag-cut na siya sa ating silhouette cameo. So ito na guys yung nakat natin, no, so medyo detalyado to, no, sana maayos yung ating pagka-cut using our silhouette cameo. So gawin natin ay putulin muna natin siya ulit bago natin siya i-weed. So ito na siya guys, no, so ganun ulit, pahirapan ulit to ng pag-weed, pero una alisin muna natin ulit yung kanyang pinakabalat. So ito guys, mas madali itong alisin kaysa dun sa may glittery kanina. So iba-iba talaga ng settings bawat isang material na ginagamit natin. Okay, ito guys yung tinatawag ulit na color changing na vinyl. So mamaya guys makikita nyo ba't siya tinawag na color changing. So okay naman guys, no, kahit maliliit yung detalye niya, makikita nyo naman na nakakat naman siya ng ating silhouette cameo. Yan, nakita nyo, unti-unti na nagkakaporma. Ayun, no, kahit guys yung mga sanga na to. Yan, galing, galing, galing. Yan kasi guys yung kinagandahan ng cameo, no, kapag ka maliliit na mga detalye ganito, mas maganda guys cameo gamitin nyo. Kasi may mga nagtatanong, ano raw ba mas maganda, cameo raw ba or kuyi? Kapag ka mga malalaking cutting guys, no, mas maganda kuyi. Pero kapag ka maliliit na ganito ng mga detalyado guys, mas maganda gamitin nyo cameo. Nakita nyo yan, sobrang liit ng detalye niya, na yun, no, yung mga sanga na yan o yung mga leaves na yan. Sobrang liit niyan sa personal. Yan, so nakuha na natin guys yung pinakalabas. So ang gagawin natin guys, no, gagamit ulit tayo nitong weeding tool na to para alisin natin guys yung mga detalye dun sa may loob. So ito guys yung pinaka hook natin, so alisin natin yung mga nasa gitna niya tulad nitong pinto. So again guys, no, paghirapan muna natin to, alisin muna natin lahat para makita nyo guys yung pinaka detalye nitong ginawa natin. So ito na guys yung nagawa natin. Grabe, mas lalo kong humanga sa may silhouette cameo. Nakita nyo to, itong yung bahay na yan, yung bintana na yan, sobrang liit niyan. I-compare nyo siya guys sa may kuko ko. Sobrang liit niyan. Pero nagawa pa rin guys sikat ng cameo. Pati itong mga maliliit na mga dahon na to, nakat pa rin guys ng cameo yan. Sobrang liit niyan. So ang gagawin natin ngayon guys ulit ay kukuha ulit tayo ng transfer tape. So ang ginagandahan na guys ng transfer tape, pwede nyo siyang ulit-ulitin hanggang meron pa siyang dikit. Ito rin guys yung ginamit ko kanina na transfer tape. So ganyan ulit. Tapos gamitan natin ng squeegee. Tapos unti-unti natin siya guys tuklapin, no, para sumama siya doon sa may transfer tape. Ito na siya guys, no, nailagay na natin siya sa may transfer tape. So kunin natin ulit guys yung baso kanina. Tapos syempre punasan natin kasi pasmado ako. So ang gagawin natin ngayon guys, no, ididikit na natin siya dito. So unti-unti lang hanggang makuha natin yung pinakasakto niya. So ito na siya guys, so nalipat na natin yung pinaka-design niya. So makikita nyo dito yung pinakadugtungan niya. Ito yung usa, saka ito yung puno. Yan, no. So konting-konti lang yung pagitan niya. Diba? So yan guys ang ginagandaan, no, kapag kaalam mo yung sukat ng ginagawa mo kasi magiging sakto talaga siya. So again guys, ito yung nasa taas. We wish you a very Merry Christmas. Tapos ito guys, nasa baba, color changing vinyl to. Mamaya guys, no, makikita nyo kung bakit siya tinawag na color changing vinyl. Tapos guys, ang next naman natin na gagawin, no, ito naman yung lalagyan natin, itong dalawang baso na to. So guys, ito, no, tatlong base didikitan natin. So ito na yung pinaka-last. Tapos nagyari natin sa may bandang gitna. Tapos ito guys, yung pangatlong ikakabit natin.
So ito guys, yung itsura ng baso natin, no? Pero hindi pa tayo kontento dyan. Kasi ito guys, mayroon pa tayong ginawa dito. Ito, color gold naman to. So siguro hindi na ito kailangan ng transfer tape kasi isang buo lang naman to. Yan, so alisin lang natin si Santa. Tapos tikit natin siya dito. Kunin rin natin yung reindeer na to. Yan, tapos lagay natin siya dito. Yan, okay. Itong mahabang parang underline. So ikabit ko rin siya dito. So natapos na natin guys yung tatlo. At ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo guys kung ano yung magiging itsura nitong tatlong ginawa natin na mga baso na gagamitin natin pang giveaway o ano kaya ay bebenta natin ngayong Pasko. So guys, grabe, sobrang hirap talagang gumawa ng decals. Kaya ako personally talaga, no, medyo tinatanggihan ko yung mga decals. So mas gusto ko talagang printed kasi mas madali siyang gawin para sa akin. So ito guys, pakita ko na sa inyo yung mga ginawa natin. So ito guys, yung unang maliit. Yan, nakalagay na "We wish you a very Merry Christmas." Tapos itong nasa baba, yan o. So marami siyang decals na nilagay. Tapos ito guys, yung tinatawag na color changing decals. So yung pangalawa natin guys na ginawa, ito naman siya. Yan, so iba-iba rin kulay ng vinyl yung nilagay natin. Then yung third na ginawa natin at pinakita ko sa may video na to, so ito siya. So meron siyang Christmas tree, meron siyang Santa na parang foil. Tapos meron ulit siyang Christmas tree dito. Tapos si Rudolph. Tapos meron ulit siyang Christmas tree dito. Yan. So ito guys, yung tatlong nagawa natin. Makita nyo na sobrang pinaghirapan talaga to at grabe yung effort na nilagay talaga dito. So katulad nga guys, nung sinasabi ko kanina na itong vinyl na to ay hindi siya ordinary vinyl, no, kasi ang tawag sa kanya is color changing vinyl. Pero bago ko guys ipakita sa inyo, no, medyo nauuhaw na ako. So ito guys, official partner ng The Printing Shop. Joke. Ang gawin natin guys, no, isalin muna natin dito para mainom natin to. Yan. So nakita nyo kanina guys, no, ang kulay talaga nito ay color purple. Pero makikita nyo guys dito na habang lumalamig siya guys, ang nangyari sa kanya is nagiging kulay pula siya. Nice. So ito guys, yung kaninang kulay niya, no, ang kulay niya is para siyang purple na medyo pink. Pero nung sinalila na natin siya ng malamig na Gatorade, ang nangyari sa kanya ay naging kulay pula na siya. Tapos ito namang parang yellow green ang nangyari sa kanya, ito mas tumingkad siya na green. Yan yung tinatawag guys na color changing vinyl, no. So inumin ko muna to kasi nauuhaw na ako. Tapos guys, maya-maya kapag ka nawala na yung lamig nitong pinaka-baso na to, babalik ulit siya sa may dati niyang kulay. So yun guys, ang kinagandaan nito kasi meron pa siyang surprise. Nakaubo, ang lamig. So ito naman guys, no, isalin naman natin siya dito sa iba pa natin ng mga ginawa. Yan, so huwag kayong kukurap guys, no, kasi magbago yung kulay niyan. Yan. Ito guys, oh, pagbasdan nyo to. Nakita nyo, yung light green nagiging kulay blue na siya. O, diba? Grabe, no? Tapos ito rin isa, guys, no? Lagyan rin natin siya nitong Gatorade. So, huwag kayong kukurap, guys, no? Kasi makikita nyo na nagbabago unti-unti yung kulay niyan. Yan. So, tingnan nyo to, ayun, no? Yung kulay yellow niya sa taas, nagiging green na talaga siya, totally. So pakita ko sa inyo guys yung ibang side niya. Ah, 'di ba? Ang cute ng mga baso na 'to. Ito rin. Then ito rin. Tingnan niyo 'to guys, na itong pinakatuktok ng kanyang liquid. Hanggang doon lang guys yung nagbago ng kulay. Pero itong taas na 'to na hindi tinatamaan itong pinakamalamig na tubig natin, ganun pa rin yung kulay niya. Kasi ito rin guys, oh, tingnan niyo 'to. Hati siya kasi hanggang dyan lang guys yung Gatorade na nilagay natin. O diba, sobrang cool, sobrang tinde, sobrang galing ng ginawa natin sa vlog na to. Ayos! So guys, may mga nagtatanong rin kasi sa akin, no, kung paano ba ang presyuhan natin ng mga vinyl na kamukha nito. Guys, ang pinaka-presyuhan ng vinyl kapag gagamitin mo lang is yung car vinyl o yung generic na car stickers. Ang presyuhan talaga nito guys is 3 pesos per square inch. So square inch guys, no, kung gaano kalaki yung pinakakinat natin, ganun guys yung pepresyuhan mo. So halimbawa, ito guys yung pepresyuhan nyo. Tapos ang ikakat natin guys is parang pa-letter U. So ang presyuhan yan guys, no, kasama guys yung nandito, yung bakante dito guys, isasama nyo yung sa may presyuhan. Kasi kapag ka ito lang yung pinresyuhan nyo, malulugi kayo. Kasi guys, yung banda dito, halos hindi nyo na rin siya magagamit. Okay, ang presyuhan natin guys, pa-square or pa-rectangle guys. No? So, bibilangin nyo guys kung ilang square inch
So 1 inch by 1 inch guys is ang square inch yun. Tapos kung ilan yung magagamit nyo na square inch, itatimes nyo lang guys sa 3 pesos ang bawat isa. Yun guys ang presyuhan ng mga decals na sticker. So sample guys ng presyuhan natin. Halimbawa, diba ito sinukat natin ito kanina, ang pinakasukat niya is 10 inches yung paikot. Tapos yung pinakataas niya is 1.5, tapos 1.5 rin dito, no? So 3 inches to. So ang computation yan guys ganito, no? So 10 inches yung paikot times yung guys sa 3 inches yung patayo. So 10 times 3 guys, ang lalabas doon is 30 square inch. Tapos guys, ita times yun sa 3 pesos ang bawat isa. So lalabas yun guys, ang isang ganito is 90 pesos na kaagad. Pero guys, yung binigay ko sa inyo na presyo is presyo lang yun ng generic na car stickers. Yung ganito kasi guys, no, mas mahal to. So siguro sa ganito, ang presyuhan natin dito per square inch guys, ang presyo niyan is siguro mga 4 to 5 pesos per square inch. So guys, yung mga materials na ginamit ko dito, hindi kami nagbebenta nito, itong mga baso na to at itong mga color changing na mga decals na to. So kung gusto nyo guys malaman kung saan nakakabili nito, no, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun ang i-click nyo para sigurado guys na ito mismo yung mabibili nyo. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag in-link mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So kung may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shock, ayos na sulit pa. The Printing Shock.